This is from at RD44326697 number parang, ba to? Parang robot, okay. Parang bot account yan. Oo nga, parang nagbigay ka ng number. Okay. Paano makipag-break nang hindi nasasaktan or nakakasakit? Oh, that's like, whoa. Alright, let's go first. Neil, ikaw muna. Ala. Paano makipag-break nang hindi nasasaktan or hindi nakakasakit? Or, kasi since wala namang ganun, paano yung minimal lang yung pain? Yung medyo light. Actually, that's true. Yung, kasi, hindi yung ano namin, yung experience ko sa ano, nung breakup namin. Na, oh, ano, yan. Kasi, mahirap kasi yung sitwasyon namin dalawa eh. Like, bakit? Kasi, nahihirapan din siya kasi, una-una, hindi kami nagkikita araw-araw. Tapos, long siyang, distance. Oo. Okay. Tapos palagi siyang nagsiselos kahit hindi naman. Tapos ayun, parang hindi ko na siya nakikita na masaya siya. So yun, parang ikaw nakipag-break? Hindi naman actually kami dalawa yung nag-initiate. So paano nga kasi ayo, syempre ako yung nanligaw tapos ako mag-break, hindi yun tama. So parang, paano mo ginawa? Yun, para ma-minimize. Decision namin dalawa. Siya yung una, tapos Ako na yung sunod na. Sige, ano na lang. Ah, so inantay mo na makipag-break siya sa'yo? Hindi ko naman inantay. Kasi nakikita ko siya na ano eh, nasasaktan na siya, hindi na siya masaya. So ayun, di ba, paano pagpatuloy mo yung isang bagay na hindi ka naman masaya? Kailangan let go mo na yun. So ayun, nag-ano kami. So ano yung advice mo sa mga gusto makipag-break na ayaw naman nilang makasakit? Paano nila dapat gawin yun? Hirap. Siguro ano lang guys, wag niyo lang biglain, like break na tayo ganun. Kailangan kung bakit may break up, kailangan may rason o may rason na tamang rason, tapos explain mo kung bakit kayo mag-break up. May mahirap bang iwan ko, hindi ko kasi alam dong biglaan ganun. Wag basta wag lang biglaan na oy break na tayo ganun kasi syempre. So kailangan ihanda mo siya na mukhang nakakaramdam na siya ng mga kailangan yung break up niyo, kailangan pag mag-break na kayo, parang friends pa rin. Walang hard feelings sa isa't isa. Yun. Pwede ba yun, friends pa rin? Ayun nga, sabi nung mga kuya, mahirap daw yung friends. Oh, ikaw naman, Joao, mukhang marami ka. Ayun. Ang ganoon ka to. Why, man? May future ka dyan, Joao. Let the bodies hit the floor. Joke lang. Joao, nagiging wrestler. Ako naman. Ikaw. Wag naman ganitong order. Iba-iba naman. Pwede ba natin palitan? Oh, sige. Sinong gusto mo? Gusto ko si Ford kasi mabilis na ito sumagot eh. Two months lang alam natin. Di ba kaya? Oh, Ford, paano makipag-break in 2 months? Yung hindi masakit. Hindi, basahin niya lang yung ano yung resume. Na nakalagay yun doon. Di ba? May kontrata. Hindi kasi. May kontrata sila. Hindi kasi minsan talaga dapat gawin nyo ano, mag-contract na lang. Contract sa'yo. Pero pagkatapos nun. Yung mga, pagkatapos. May pa-picture pa. Oh, di ba? Oh, yan. Yan pa. Inofficial na kayo. Officially 6 months. Oh, may deal contract. Oh. Para wala pa. Resign. Eh, di resign. No? Uy, wag yun. Mali yun. Ay, biro lang. Huwag yung kayain yun. Pero Ford, ano seryoso? Hindi, yung seryoso ang second. Sige, based kasi sa experience ko, parang si Neil. Yung music. Ano, para maramdaman ko. Ah, sige, okay. Ayaw. Ayaw, walang pakisama. Sa daw bahala, sa timing. Sige. Sige na. Uy, sagot. Seryoso na tayo, diba? Nag-aantay sila ng sagot. Paano hindi masyadong masakit kapag nakikipag-aantay? Okay. Ano ulit yung tanong? Paano hindi masyadong makasakit and masaktan kapag nakikipag-break? Alam mo kasi lahat naman ng mga desisyon ng tao nakakasakit. Okay. Depende rin. Ayan, maganda. Depende kasi sa taong nakakarelasyon mo na iiwan mo nang walang dahilan or may dahilan, siya na lang yung intindi dun eh. So kailangan ang tanging paraan lang diyan talaga. Sabihin mo na lang yung nararamdaman mo, bakit mo siya hihiwalay. So yung sa'yo, honesty. Honesty is the way to go. Si yun lang yung pinakasimple. Okay. All right. Oh, Joao Russell. Free. Tristan, sino mo una sa inyo? Ako naman. Oh, sige, Joao game. So yun nga, like sabi nga nila, lahat ng breakup kasi walang hindi masakit. Lahat ng breakup ay nakakasakit. Lalo pag mahal mo. Lalo na pag mahal mo, yun, tama si Bonso. Kasi it's always hard to break up someone you love, eh. But then, minsan, letting go is what you need. Letting go is
letting go is the right choice. Kasi minsan, kahit kumapit ng kumapit pa kayo, pero wala naman nangyayari. Di lang dahil sa walang spark, baka dahil hindi na, Jason. Puro away na lang kayo. Jason! Di na kayo masaya. So, letting go is the right choice. And I think the proper way naman to break up is to be neutral with each other. No is what? Hate. Is what? Is to be neutral. Neutral towards each other. Walang galit sa isa't isa. Pag-usapin nyo at sabihin nyo na, Tristan, wait. Mamaya din kay drama, ha? So, huy! Anong pinagdadaanan mo? So like I was saying, the only proper way is to be neutral with each other. Wow. Maybe, if alam nyo na na hindi na gumagana ng relasyon nyo, start the topic na. Sabihin nyo na, kasi ako naman, from my experience, yes. Last time, alam na namin kasi puro away-away na lang. Wala nang nangyayari. Every time na puro away na lang. So, we got to the point where like, yo, sige, pag-usapan natin to. Maghiwalay na tayo, you know? Hindi na to tama. Wala na masaya. Pero Jason, mahal kita. Wala naman, hindi naman umaasenso yung relasyon namin. Bakit? Puro, there's a halt. It's always stopping. It's a cycle na rin kaya masakit. Umaasenso, ah, business. So, parang business, ano? So, pinagsabihin namin sa isa't isa, you know, let's just take this out anymore. It's not, let's, hindi to healthy para sa atin. Tignan mo na nangyayari sa atin, di ba? Kulang kayo sa gulay, bro. So, latagan ng baraha and heart to heart. Heart to heart. Yun yung sa'yo. Rosalie, ikaw, ang gulo-gulo mo. Ano, ito wala naman tong experience yan. Kaya, Russell, hypothetically. Hypothetically. Okay. 74 California accent. Hypothetically. My favorite accent. How will you break up with someone? In the words of James Ingram. There's no easy way to make somebody's heart. Yes, alam niya talaga yung strength niya. That's my favorite song. Tama yan. Okay. But no, I think I agree with Joa talaga. I think just be honest with the person. Great what if, bro. Okay, so like Joa said, just be honest with the other person. Be really neutral with them. Dapat ganyan talaga. Don't think clearly and express why you don't want to be with the person anymore. Don't just do it out of nothingness. Anger, out of angst, out of jealousy, this and that. Just explain talaga, like, I don't know, like, this relationship's not working. Like, our love is gone. The fire's gone. No, so it's best if, you know, it's best if we just break because we're just hurting each other. So, yeah, and just be honest with the person. And cold enough. You know what? Cold. No one else can. How about you, Tristan? Again, for those who just tuned in, the question isipin yung kariga, anak. Is, oh. Paano makipag-break ng hindi nakakasakit? Hoy, sumagot ka! Baby! Sorry. Ano yung tanong? Ayusin mo, huy! Paano makipag-break ng hindi nakakasakit or hindi nasasaktan masyado? Ang tanong ni Iya, paano daw? Oh, sige na. Huwag ako! Okay. Huwag ako. Hindi, hirap. Hindi kasi, mahirap talaga yung sitwasyon na yung pag nandyan na kayo. Pero syempre, kailangan yung pag-usapan lang. Kasi lahat naman ng bagay na dadala sa usapan. Hindi yung biglang nadala ka lang ng galit mo nitong araw na to. Tapos kinabukasan, I'm so sorry, you know. I just don't like the way you do things. Diba? You know, pero kung, I don't like you. Pero no, diba, kasi may time talaga na kada away nyo, yung parang paulit-ulit lang yung mga na nangyayari. Parang nagsasawa ka na, napapagod ka na. Doon ka, nawala na ng gana sa relasyon. So, yun, hindi ka na masaya. Siyempre, mahirap yun. Pag di ka na masaya. Tama. Ganun talaga. Alang ang ipilit mo pa ganun kung talaga. Hindi ka na masaya, di ba? Kasi ang love naman, dahil yun ang nagbibigay ng joy, ng saya sa buhay mo, di ba? So, kung love should be happy. Kung wala na yun, di wala na yung, wala nang magic yung love na ginagawa. Wala nang mag-away so, minsan. Like, pero palagi wag na hindi na like, yun. Pag-usapan nyo na hindi mo na kaya, ganun. I-end nyo na lang. Kaysa habang tumatagal, mas lalo kayo nasasaktan. Thank you for watching Boyband PH Experience. For more highlights, just click the I button and don't forget to subscribe.